Uncle, welcome sa aking another serye ng aking buhay. So for today's video, ako ay mag-general cleaning ng aking kwarto dahil ako ay magpapalit ng aking bedsheet. So tara, samahan niyo ako. Una ko nga palang niligpit ang aking makina kasi kagabi ako ay nagtahe ng kortina para sa aking door ng aking classroom. So ayan, nililigpit ko na muna yung mga sinulid at saka yung mga gunting na ginamit ko dyan, pati na rin yung karayom. At syempre para sa next na pananahi ko, alam ko kung saan ko nilagay. So ayan, sininob ko na siya, nilagay ko na siya sa aking drawer. Tapos binax ko na rin yung kanyang foot pedal. O diba, sosyal. Malita naman yung foot pedal kaya kasha. Tapos dyan ko ilalagay dyan sa Maggi Magic Sarap na eco bag yung makina para hindi siya maalikabukan, syempre. O diba, sosyal lang lagayan. O. So dyan ko muna siya lalagay for the meantime kasi di pa ako nakabili ng kanyang lagayan. O diba, sosyal. After ko mailagay sa eco bag yung makina, so yan, nagpunas-punas ako ng konti niya sa akin sa the area. Tapos yan, ire-ready ko na. Syempre, pupunasan ko muna yung aking shoe rack para hindi siya malikabok. Tapos wawalisan ko rin sa silong kasi dyan ko itatago yung aking makina. O diba, super bilis ko magpunas. O diba, o saan ka pa? Dyan ko na rin lalagay lahat-lahat-lahat kasi wala pa naman akong wala pa akong mga lagayan. So yan, sinip ko na siya. Doon ko lang lalagay muna sa silong. O don't worry, nalinisan ko na yun. Next naman ang katrabahuin ko, pupunasan ko naman yung aking study area na kung saan dyan ako madalas nagtatrabaho. Ayan, tamang punas dahil lahat talaga yung pinupunasan ko is isa-isa. O diba, sosyal. Para talagang siguradong tanggal ang halikabok para kapag tumambay ako dyan or nag-work ako dyan, still malinis at hindi malikabok kasi ako yung tipong palabahing. Ewan ko ba kung saan ko nakuha yung allergy na yun, bigla na lang ako magkaroon ng ganyan mula nung nabakunahan ako ng pang COVID-COVID na yan. O yan, diba, super linis talaga, talagang meticuloso. O yan, sige, tamang ligpit. Siyempre, namoy ko pa yung aking pabango. Napakabango talaga. Hindi ako maka-get over sa kanya sa sobrang bango. So yan, nilinis ko na rin yung lagayan ko ng mga pencils at mga ball pens ko. At itatapon ko na rin yung mga walang laman para kapag huhugot na lang ako dyan, diba, hindi ko mabunot yung walang laman. O diba? O ayan na. Sige, punas. Tapos, sinunod ko namang punasan yung portrait na yan. Bala ko ang palitan niya ng portrait ko na mismo ako yung pang malakas ang aura. Hindi ko alam kung saan ako pwede magpasadya ng ganyang kalaki sana. As in, baka naman may alam kayo dyan, comment down below. Yung pasok lang sana sa budget ko. Ayan, diba, tamang punas para matanggal din yung alikabok ko. Diba, yung lumang short ko pa yung ginamit ko dyan na pang punas. O diba, o naginayad una yung enteg punas ni. O tapos, syempre, yung kabila naman, pupunasan ko rin yan ng alcohol para talagang totaling ma-disinfect. Although nag-disinfect na ako dyan kanina, pero para ma-sure, kailangan disinfect natin ulit ng alcohol para mabango-bango. Tapos pinunasan ko na rin yung dingding nung meron akong nakitang mga sapot-sapot. So yan, pinunasan ko na siya. Talagang pinunasan ko na yung maigyan para talagang mawala yung alikabok kasi malapit na naman ang pasukan. Syempre, mabibisi na naman. Kaya yan, kailangan todo linis tayo. O diba? Ayan. Sinunod ko namang punasan isa-isa yung aking mga leather bag collections. So yan, adik na adik talaga ako sa leather bag collections sa mga Shigetsu. Actually, meron pa akong gusto pero saka na muna, wala pa akong budget. Ayan, inisa-isa ko, tinignan ko baka kasi mamaya may bakbak na pala siya. Yan, pinunas-punasan ko rin siya. Tapos binuksan ko isa-isa baka kasi mamaya may nakaipit na pera. O diba? Malay mo naman, nakaligtaan ko lang, meron ako nilagay dyan before. Tapos yun, parang wala naman. Tapos yan, tinignan ko na rin yung luma kong bag. O, diba? Itagang inisa-isa ko talaga siya. Tapos, dyan ko lang kasi nilalagay sa parang laundry basket yung mga bag ko kasi wala pa akong pabili ng sabitan. Saka na lang ako bibili kapag meron na akong budget. So, yun, meron akong nakitang pera, 7 pesos, tuwang-tuwa ang uncle. Yan, tamang puna. Saka ko winalisan at saka ko ibabalik dyan ulit yung mga bag na aking pinunasan. O diba? Sosyal. Tapos nakita ko rin pala dyan yung box ng aking smartwatch na ang bilis namang nasira. Ewan ko ba kung bakit ang bilis. So, fast forward na tayo. Ayan. Tapos na ako magpunas ng aking mga cabinet. So, yan. Magwawalis-walis na ako. Magpo-finalize na ako. Liligpit ko na rin yung ibang mga
kalat ko dyan. So yan, tamang punas, linis, yan. O diba, ang bilis. Super time-lapse yarn. Habang nagwawalis ako yan, mga angko jis, bagbagi ko nga, nagangduda ko syempre, sobra pudot na. So yan, nilagip ko at dagayom nilaba aki jibaba. So dali-dali akong bumaba at chinik ko yung mga aking nilabahan kaninang umaga. Andyan na rin yung cover ng aking foam na ilalagay ko rin yan maya-maya. Tapos inaas ko na, pating electric fan hinugasan ko. So yan, ina-assemble ko na siya. O diba, napaka ano ko, talagang pati yan nililinisan. Nililinisan ko talaga yan weekly para walang alikabok. Syempre, mangangati ka kapag hindi mo yan nilinisan, yung alikabok ang pupunta sa'yo. O diba, so di ko na malayan yung oras. Mag-12 na pala, nagutom ako. So fast forward tayo ulit. So yan na, ilalagay ko na yung cover. Ito yung pinaka mahirap ilagay sa totoo lang. O diba, super baliktad pa ako. Yan, makikita nyo dyan na hirap na hirap talaga ako. Tinaas ko na siya, super hila ko. Halos lahat ng lakas ko dyan mauubos na kasi sa sobrang hirap at sobrang sikip. Tapos, sira pa yung kanyang zipper. Yung cover, yung foam cover pala na yan ay tinahi ko lang yan gamit yung makina na nakita nyo kanina. O diba, napakagaling, talented. O yan, diba, sobrang hirap talaga. Sobrang hirap, promised. Talagang sasakit pa yung mga kuko dyan sa sobrang ano. So yan, nilagay ko na nga siya. Tapos isusunod ko namang ilagay yung aking bed sheet. So naglaba ko kanina, syempre papayutan natin yan ng bago. So yan, bago ko ilagay yung cover ng aking mga pillow, nilagyan ko muna siya ng yung ginawa kong supot ng arena. Ginawa ko yan during pandemic. O diba, social. Ayan yung pinagkabalahan ko noon. Dyan ako, dyan yung nahasa yung skills ko sa pananahe. Ay, may pa ganun pa. Ayan, so lalagay ko na rin siya. Yung bedsheet din pala na yan. Tinahi ko rin pala yan. O diba, napakasipag ko. Pero minsan tinatamad akong manahe. Ewan ko ba kung bakit. Siguro pa na panahon lang. O yan, sa sobrang busy na rin. Ang daming trabaho. Diba, nagkuturo ka na. Siyempre, mananahe ka pa. Kaya minsan, parang tinatamad na rin ako. O diba, ang bilis ko. O, susunod ko na yung bedsheet. O diba, garterize yan. Yung size pala ng aking foam, yung kama ay full double. Yes, full double yan. O, tapos, ang taas, sobrang taas pa ng aking higaan. Tapos, yung foam ko pa ay 5 inches. O, diba? San ka pa? Feeling ko naman 6 footer lang ako. Yun lang. Bye-bye!